Kumusta kayong lahat? May panibago na naman kaming project ngayon. Ito, gate. Dito ako na Jake, and si Jake gagawa. Mabaliktari ko lang ang camera. O, ganito ang magiging design ng aming project ngayon. Gate din ito, dalawang piraso. Kaya lang itong isang ito, merong service gate. Yung isa, ganito rin. Kaya lang, wala namang service gate yon. Ito lang aming mga naputol. Yan. 128 inches ang haba nito. Dalawang paypay. Gagamitin namin yung mga bisagra na ginawa namin. Ito. Na makikita nyo buo. Pati yung singsing, ganyan na rin kakapal. Ito yung pinakasingsing niya. So, ready for assemble na lang ito. Ito ay frame pa lang. Tingnan nyo kung paano ko ito ginagawa. Ikakabit ko muna lahat ng mga hinges. Tapos, i-squala ito. Ang gamit ko maliit lang na welding machine, inverter type ito. 160 ampere lang maximum nito. Pero kayang-kaya nito. Una muna rito, lahat ng mga kanto ay ispat lang. Ganyan lang ba siya? May gorong pa. Ito, pwede ba dyan?
haba ng dyan sa punin. Oo. Oh. Yan ang pinakaisang ko ng sukat. Ang haba. Yung gitna ako sige magkakaroon ng kondisyon. Basta importante yung okay, nakuha na, ispatan na natin yung apat na kanto. I-squala naman natin yan. Diagonal pa rin ang ating gagamitin. Pang-uwit pa. Sa labas tayo, no? Sa labas tayo kumuha? Dito. Dito tayo. Dito. 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 Banggam sa kanto. Okay, sa loob lang, sa loob lang, sa loob lang. Banggam mo lang siya. Bangga na. Okay, naguhitan na. Tingnan nyo yung guhit. Yung ating diagonal. Reverse ko lang ng camera. Ito yung ating mga guhit kanina, mga reference natin. Yung unang kanto, ito. Ito yung pangalawang kanto. Kukunin natin ang gitna na yan. Pagkatapos, isesentro dito sa pinaka-kanto na to. Yun na yung pinaka-eskwala niya. Galaw mo, Jake. Ikaw mag-sentro. Itulak mo lang. Yan. Nakita nyo? Yan, ganyan. Pagka na-isentro na ng ganyan, i-ispatan na yan. Mag-i-ispat tayo rito o kaya pandaro. Pero pwede na rin dito mag-ispat. So, okay na yan. Ganyan. Okay, ispatan ko muna yung pinaka brace natin. Lang. Ganda. Bataron sa dulo. Pagkatapos may ispatan yung isang side, yung kabila rin para hindi siya nagalaw, ispat nyo rin pinaka-diagonal support natin. Okay, position na yan. Hindi nagagalaw yan. Pwede na natin ikabit yung mga panggitna. Yan yung mga lugar na yan. Tsaka doon. Pwede na natin ikabit yan. At mahirap talaga. Sabi ko nga sa'yo noon, ano eh. Mahirap akong magawa ng ano, isang isa-isa. Para kasi ito, para sigurado mo. Ito, kaya sigurado ka dyan. Sigurado ang huli mo yung sukat dyan. Tapos i-spatan mo ito. Para hindi na siya... Grinder na lang yun dyan. Ha? Grinder na lang. Kanina.
mo yun, steady na to. Saka yung alignment, pagkakas natin ng mga flat bar. Okay, position na lahat ng frame. Ang sunod na target dito ay yung ating mga ibang piyasa naman. Ito ang sunod natin na target. Itong lugar na to. Ito to. Tubo yan. Pag ganun, yun naman ang ating aayos. Pati yung nasa taas na yun, yun naman ang ipoporma. Yung tubo na to. Itong frame na ito, okay na yan. Stable na yan. Ito ang sunod natin gagawin. Itong tubo na to at saka yung tubo na yun. Okay, magpuputol na kami ngayon ng pang gitna na tubo. Ganyan ang ginagawa namin, ha. Ibabanggo muna rito sa isa. Then, kung hanggang dito ang puputol ang requirement na tubo, ang putol ninyo ay mga 3/4 ng tubo na to. So, kung yan ang gitna, dito ang putol. Tatabasin yan, then uukain yan ng paganito. Para sumalpak yan sa pagitan, sa ano, sa kuwan na to. Pag ganun. Okay, putulin mo muna ito, Jake. Ganito. Ayan, puputulin na ni Jake yung tubo. Tapos mamaya, ikakating natin yan gamit ng ating welding rod lang yung gagamitin natin na pang cutting doon. Nakita nyo na to yung sa una kong video, yung paano magputol ng magtabas ng tubo. Yan, si Jake ngayon ang magpuputol ng tubo. Sige, magsalamin ka muna. Kaya mo na magtanggal ng ribaba dyan sa ano? Okay. Sige. Okay, tatanggal na dito yung ribaba. Huwag niyong gagayahin to, ha. Pang professional lang ito. Talas. Okay, yung mga baguhan dyan, huwag yung gagawin yun, ha. Tinanggal lang yung pinaka-talas para mawala lang yung pan. Kasi delikado yun. Okay, puputulin na yan. Okay, tinatabasan ngayon ng tubo na panglagay sa gitna para humakap. Ginagawa ngayon ito. Ganito. Ganun ang ginagawa niya ngayon. Kinakating niya lang ito ng welding rod. Itong tubo na ito. Matagal kasi kapag ika-grind yan. Kaya welding rod lang ang ginagamit namin na pangputol sa ganito. Nape-perfect naman na yan. Kita niya. Bakit kasi kapag naka-ganito lang ang idudugtong. Maganda yung may nakahakab na ganito. So, ngayon ang ginagawa ngayon ni Jake.